Hi, ako nga pala si L, 16 years old at silent reader ako dito sa Spookify. Ngayon lang po ako mag-share ng karanasan ko dito. High school student po ako at sa school namin, maraming buildings. May usap-usapan na may nagpapakita daw doon na isang babae. Sa pagkakaalam ko, nagpakamatay daw ito sa building na yun dahil nag-break sila ng boyfriend niya at ang ipinalit ay ang best friend niya. Sobrang nasaktan daw siya kaya ayun. Hindi naman ako natakot nung una pero nung ako na mismo yung nakaranas ay naniniwala na talaga ako. Maaga ako lagi pumapasok. Ako palagi nauna sa room namin. Ang room namin ay nasa third floor ng mismong building na may nagpapakita daw. One day, sobrang aga ako nun, mga 5:45, nasa school na ako dahil sumabay na ako kay mama umalis ng bahay. Pagdating ko sa school, medyo madilim pa at tanging yung guard pa lang ng school yung nandun. Nung papaakyat pa lang ako, papuntang third floor, parang mabigat na yung pakiramdam ko. Pero hindi ko nalang pinansin. Nasa room ako nun. Binuksan ko yung ilaw tapos electric fan. Nagbabasa ako nun ng libro nang biglang sumarado yung pintuan. Natakot ako pero hindi ko pinansin dahil baka dahil lang sa hangin kaya binuksan ko na lang ulit. Tapos, bigla naman nahulog yung libro ko. Nang walang dahilan. Pinulot ko ito sa ilalim ng puwan ko at nagulat talaga ako. Nang may babaeng nakatitig sa akin sa baba. Napasigaw ako. Patakbo na sana ako nang biglang sumarado ulit yung pintuan at hindi ko na ito mabuksan. Patay sindi ang ilaw at sumisigaw na ako pero wala pa rin sumasaklolo. Pumikit na lang ako para kumalma. Pagdilat ko, nasa harapan ko na siya. Kaya siya tinawag na Jessica Pink dahil puti ang kanyang damit, pink ang rubber shoes at napakahaba ng buhok. Lumuluha siya ng dugo. Humingi siya sa akin ng tulong para mabigyan ng hustisya nangyari sa kanya. Sa sobrang takot ko, nahimatay na ako. Nagising ako na nasa klinik ako. Kwento ko ang lahat ng nangyari sa aking guro. Hindi ito naniniwala hanggang sa kinabukasan. Hindi pa rin ako tinitigilan ni Jessica Pink. Nung araw na yun, nagabihan ako sa room namin dahil kailangan ko pang tapusin yung report ko. Palabas na ako ng room nang makita kong papunta na sa akin si Jessica Pink. Nagdarasal na ako nun para tigilan niya na ako. Habang nakapikit ako, bumubulong siya sa akin tenga at kumakanta. La 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 la, isasama na lang kita. Takot na ako. Pagdilat ko, nakatitig siya sa akin na nakangiti. Nakita ko ng kaklase ko na nakapikit at nagdarasal. Hoy! Ano bang ginagawa mo? Wala. Umuwi na tayo. Kinabukasan, di niya pa din ako tinigilan at hanggang sa punto na ginagambala niya na ako sa oras ng klase. Nung time na yun, meron kaming ginagawang report at bala ko sanang tanungin sa kanyang suggestion ng aking kaklase. Naitago na lang natin sa pangalang Donna. Nakita ko na nasa likod ni Donna si Jessica Pink. Ang mata niya ay nanlilisik. Nakatitig lang ako sa kanya. Papalapit na siya sa akin nang bigla akong sumigaw. Tama na, Jessica Pink! Huwag na akong gambalain, please lang! Nakuha ko ang atensyon ng buong klase. Tinanong ako ng mga kamag-aral ko. Ano nangyari sa'yo? Kwento ko ang mga nangyayari sa akin. Simula nung kwento ko sa aking guro ang mga nangyari, napagtanto nila na andito pa rin si Jessica Pink sa aming paaralan at mukhang di pa rin natatahimik ang kanyang kaluluwa. Nagpadala ng pare sa aming paaralan, pinablisan ang building kung saan nagpapakita si Jessica Pink. Magmula nun, hindi na siya sa akin nagpapakita. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.